Good morning everyone. For today's video nga, ito nga pala yung day 1 natin dito sa Southern Leyte. Tungat kumakain nga tayo, samahan nyo kaming mag-ikot saka mag-chill dito sa napakandang beach na libre lang. Okay, let's go. Sisimulan natin yung umaga natin sa magandang umaga. Ngayong araw nga guys, ngayon nga tayo kikilos kasi kahapon nga kakarating lang natin galing Maynila to Southern Leyte. Good morning Pilipinas. Good morning. Ah, diba? Mister, ano yung kulira? Hi, good morning. Kulira. Awa lang kami ang outing. Oh, ito guys, nagkakabigayan na nga ng pasalubong. Ito nga lang 'tong mga dala natin, pero wala akong dala diyan kay Miss lang lahat 'yan. Yung grinder lang sa kabaray na yung dala natin na galing sa bahay. Kuha nga yung nakatanggap ng regalo, guys. Naginambog ang pulo. Ay, sinde. Patingin pa. Paanga, patingin na pa. After natin mamigay ng pasalubong, guys, bumulong sa atin si Mama na magluluto daw siya ng ginataang tambakol. Need niya daw ng nyog, kaya kakit muna tayo dito sa puno ng nyog para kumuha ng nyog. First step, guys, kailangan mo umapakita ng hotpot. Ito, puno mo kita. Okay, I think. Hi. Guys, ang hirap pala nito umakit ng buko. Nakakuha na tayo guys, isa! Good morning Pilipinas! Sunod nga natin ginawa, binalata na kagad natin tong nyog. Kasunod nga nyan, kagad na rin natin tong biniyak. Pagkatapos nga natin biyakin, pinakain natin kay Mrs. yung prutas ng nyog. Di ko alam kung anong tawag nito sa Maynila. Kasunod nga nyan ay nagkayod na tayo. At syempre, pretty muna yan guys! Yan? First step! Pagkatapos nga nating magkayod guys, pinigaan na kagad ni Mama yan para nga magamit na natin. Saka nire-ready niya na rin tong mga prikados niya, itong mga luya, sibuyas, saka bawang. Saka meron siya ditong pechay, nakakapitas na lang. Tapos meron din siya ditong mga talong, saka dahon ng sibuyas. Habang nagpre-prepare si Mama guys sa mga lulutuin, ito nakita ko yung mga pocketbook ni Inday. Mahilig pala magbasa to sa pocketbook. Dito nga nailagay na nga ni Mama lahat ng mga ricados natin dito sa may tambakol. Di man lamang niya sinabi sa atin na nilagay niya na pala para makunan natin. Dito nga luto na nga yung pinagmamalaki ni Mamang ginataan. At ito na nga ni-ready na natin lamesa at nagyayaan na tayo sa ating mga kasama para magsikaina na. Kain muna tayo guys para may laman yung sikmura natin bago tayo bumaba ng bayan. Kasi mag-grocery tayo saka nagyaya din sila na mayroon na tayong pistahan na pupuntahan for today. Sa mga time nga na to guys, tapos na tayong kumain. Tapos pupunta tayong bayan kasi mag-grocery tayo, wala tayong mga gamit. Meretso tayo kasi pauwi dito sa amin. Kaya papack up lang muna tayo saglit tapos punta tayo ng bayan. So guys, nakapack up na tayo, baba muna tayo ng bayan para mag-grocery. Wala tayong mga gagamitin sa mahigit sa linggo nating tambay dito, kaya on the way na nga tayo, going to bayan guys. May usap-usapan nga dito sa loob ng sasakyan da na ngayong araw daw yung pesta nila kuya. Nakatira kasi yan dito sa may Kabalian sa barangay Samuhi. Kaya pupuntahan natin. Bago tayo pumunta doon guys, dadaan muna tayo sa sementeryo kasi magtitirik muna tayo ng kandila sa mga kamag-anak nating na mayapa na kasi medyo matagal tayong di nakauwi.
kaya. After 30 minutes nating biyahe guys, bumili muna tayo ng kandila. Pagkatapos niya, pumasok na tayo dito sa loob para magtirik na dito sa malaking krus. Muna tayo dito guys para ipagtirik yung kandila, yung mga namayapa na nating mga kamag-anak. After nating magtirik ng kandila, bumalik ulit tayo sa biyahe kasi pupunta na tayo dun sa piyestahan. Sabi nila kuya, marami daw siyang handa ngayon kaya dadayuhin muna natin yung piyestahan na pinagmamalaki niya. After ng 15 minutes nating biyahe, nakarating na tayo dito sa barangay Samuhi, dito sa may Kabalian, Southern Leyte. Dito nga nakatira yung kapatid nating isa. Nandito na nga tayo sa bahay ng kapatid ko. Yan nga yung kapatid natin, kamukha ni Kong TV. Pagdating nga kagad natin guys, nainan nga kagad tayo nila kuya dito ng ulam. Eto nga, may lumpia nga tayo dito, saka meron silang menudo. Napakasarap niyan, ibig sabihin niya kakain na naman tayo. Meron nga rin sila kuya ditong humba guys, at napakasarap nga niyan. Bago nga nagsimula yung kain natin guys, nagdasal muna si kuya dito para maibless yung pagkain natin bago tayo sumubo. After ngang magdasal guys, kumain na nga tayo dito ulit. Palibali pangalawang kain na natin to for today. Habang kumakain nga tayo, naisip ni Mrs. yung mga nakaraang piyesta na nandito rin siya at may naikwento siya dito. Berlin, kaya ni Toy. Bigay ng plato, wala naman kami. Bigay kita bigay ng plato, wala ka dali sila eh! Bigay siya ng bigay, ako naman kuha ng kuha. Pagkatapos nga natin kumain guys, ito nga tumupo muna tayo dito sa labas kasi medyo malamig dito kaysa dun sa loob. Tinitingala nga ni kuya dyan kung meron mga nyug na mahuhulog, baka mahulugan yung ulo natin, mahirap na. After nga natin magpahinga saglit, nagaya na yung mga kasama natin na bumaba na para makapag-grocery na tayo sa bayan. Dito nga nakapili na nga tayo ng mga gagamitin at nga nilalagay na dito sa may karton yung mga napili nga natin. At agad na rin natin nilagay yan sa likod ng sasakyan para mapack up na at makaakyat na ulit tayo dun sa bundok sa barangay namin. Bago nga tayo umakyat guys, may binulong nga naman si Papa sa atin na may dadaanan naman daw tayong pestahan. Bali pangalawang pestahan na ito na dadaanan natin. Alam nyo kasi guys, pag May kasi dito sa amin at napakaraming pestahan talagang nagaganap dito, kaya kain ka ng kain kung saan saan. Si Papa kasi ang dami na itong kaibigan, kaya kung saan saan na lang siya naiimbita ng kain pag, lalo na pagpiestahan. Dadaanan na natin to, parte na rin ng respeto natin sa kaibigan ni Papa. Ang ganda guys ng kuha guys. Dapat ganyan lang, hindi makinig. Papakita ko sa inyo guys, dito nadali yung... Matapos ang 5 minutes nga nating biyahe, nakarating na nga tayo dito sa bahay ng kaibigan ni Papa. Ito nga, tumasandok na sila. Sila tita na una dyan, pati si Papa. Nauna na nga sila sa kaldero dyan. Meron nga sila ditong napakahabang lamesa. Happy fiesta nga pala dito sa Barangay Libas, Hinunangan, Southern Leyte. Ito nga, makikikain na ulit tayo guys. Food trip na naman, bali pangatlong kain na natin to for today. Maraming salamat. Pagkatapos nga natin kumain guys, saka na rin tayong umalis dito. Pangit yung sistema natin dito kasi eat and run ang sistema natin dito. Pagkatapos kumain, alis agad. Shout out sa nagpakain sa amin dyan, maraming salamat. Sana marami pa kayong mapakain. Bago nga tayo umuwi guys, nagaya muna sila Papa dito na dumaan muna tayo dito sa isang mall para makapag papahupa ng pagkinain natin kasi punong-puno nga yung tiyan natin. Naka-apat na beses na tayo nakain for today. Wala pang hapunan yan ha. Dito nga tayo nagpahinga dito sa mall sa Hinunangan, Southern Leyte. Dito nga papahinga muna tayo, sa kakain muna tayo dito ng mga panghimagas para naman pumupahupa yung puno ng tiyan natin, makapagpahinga-hinga ng konti. Saka may sinasabi din si Papa dito na meron daw beach dito sa katabi at napakaganda daw, pwede daw tayo doon magpahapon na bago tayo umuwi. Tayo dumiretso sa baybayin. Grabe tong araw na to guys, napakaraming nangyari. Nakailang beses tayong kumain, saka nagpaikot-ikot tayo dito sa buong Southern Leyte. Nakakapagod din.
Kaya dito na tayo mag-chill guys, dito sa beach na walang bayad at napakaganda, libreng-libre lang to. At kitang-kitang pa overlooking dito yung San Pedro, San Pablo, yung binayo ni Drew Arellano. Na GMA Kapuso pa nga, nakita pa nga dun sa video niya. Ito yung bibayan ng Hinunangan Southern Leyte guys. Ayun nga yung San Pablo sa San Pedro, magkatabi lang yung dalawang isla na yan. Mukhang isa lang titingnan mo dito pero nasa likod yung isa niyan. Nang beach guys, walang bayad dito, libre lang. Pag pumasok dito wala akong babayarang fees. At dito nga pauwi na nga tayo sa amin. At kung nakaabot ka man dito sa video ko guys, don't forget to like and subscribe G Kulera Vlog. At pakihit na rin yung notification bell para updated ka sa mga video na bago nating gawa. Paki-like and follow na rin yung Facebook page natin guys. Parehas lang ng pangalan, J. Kulera Vlog din. Maraming salamat sa suporta nyo. Hanggang dito na lang muna at nakakapagod tong araw na to. Thank you for watching. God bless. Laban lang.